ano ba ang ibig sabihin ng healthy? What does health mean? Okay? Kasi akala ko dati, ako po ay isang nurse by profession, hindi lang ako nagpa-practice, diba? ng bedside, pero nakapag-practice naman po ako ng konti sa Amerika, o diba? Pero bumalik ako dito sa Pilipinas, pagbalik ko, halo, ang dami nang naglalabasan ng mga ano to. Maraming salamat sa mga elites, global elites, and elites, palakpakan naman natin, nakikinig sila dito sa atin of all branch operators of all, and then leaders, okay? What does health mean? Sabi ni World Health Organization, ang ibig sabihin daw po ng pagiging healthy, according to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Hindi porkit wala kang sakit, healthy ka na, 'di ba? Kasi akala natin, wala naman akong sakit. O 'di ba, wala kang sakit na nararamdaman. So asymptomatic ang tawag doon. Pero pagpunta mo, nagpa-check up ka, hala, ang laki na pala ng bukol mo. Bakit 'di mo nakikita? Bakit ang dami mo ng tubig sa baga mo? Wala naman ako nararamdaman. So, that is asymptomatic, okay? So, hindi porkit wala kang sakit, wala kang nararamdaman, healthy ka na, okay? So, sabi ni World Health, hindi siya not merely the absence of disease or infirmity. So, sabi niya, ang pagiging healthy dapat balanse. It's a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So in order to manage one's wellness, the different aspects of health should be addressed accordingly. Healthy ka, sexy ka, payat ka, di ba? Pero financially, hindi ka healthy. Ay, kawawa, di ba? Wala kang pera, di ba? Kaya nga ang ganda ng business natin, di ba? So, dalawa kagad yung ina-address natin, financially and physically. Okay, physically, healthy ka. Socially, wala kang kaibigan. Ay, kawawa, di ba? Or mentally, hindi ka healthy, di ba? So, nasi-stress out ka. Or spiritually, wala kang God, di ba? Wag naman, di ba? So, kailangan, sabi ni World Health, kailangan i-address mo yan lahat. Eh, napakahirap naman po i-address lahat, di ba? Kaya nga, sige, dalawa na lang. Pagiging physical at financial, at of course, spiritual. Maging healthy naman tayo. Read the Bible, di ba? Do your responsibility, okay? Social, sige, wag ka na maraming kaibigan. Okay na yun sa akin, di ba? Pero kailangan, physical, di ba? No, financially, spiritually, kailangan healthy ka. Ang pag-uusapan natin, let us take a look at our physical well-being, yung katawan natin, kasi isa lang yan. Hindi ko naman pwede sabihin, uy, Tiffany, palitan katawan, kasi mag-aanak ko sa kasal next week, eh. Magnininang ako, kailangan payat ako. Pwede bang ganon? Hindi, di ba? So your body will be your body for the rest of your life. Kung anong ginawa mo dyan, nilagyan mo ng kotakot-takot na mga basura yan, nagdroga ka pa, nagsigarilyo ka pa, nag-alak ka pa, ikaw yan. Diba? Paano mo matatanggal lahat yan all throughout the years? Imagine ninyo ang katawan nyo sobra-sobrang dumi yan. Sobra talaga. But we tend to abuse our body. Okay? So ang pag-uusapan natin, ang katawan natin, kasi nga, cell nutrition tayo, doon tayo pupunta sa cells, pero kailangan maintindihan natin bakit tayo nagkakasakit. Bakit ba ang dami-dami mga sakit? Kung ano-ano, hindi ko na maintindihan yung mga iba. Ano yung mga pangalan, di ba? May mga Hashimoto disease, hala, may gano'n. Burgers disease, alam nyo ba yung burgers disease? Yun ba yung maraming mga kumakain ng burger? Hindi, yung sa sigarilyo po yun. Kawasaki disease, di ba? Dami-dami, nakakaloka, di ba? Yung mga fever, hindi po yan sakit. Yung mga symptoms yan, that there is something wrong inside your body. Ang ganda nga ng katawan eh, nire-reject, di ba? So kung napi-feel mo na kagad, ayan, magre-react yung katawan mo, mag-fever ka, mag-ano ka. Pero ang ginagawa natin, pinapagaling lang natin ang symptoms, tama? May sakit, fever, iinom ng gamot para sa fever, o di ba? Iinom ng gamot para sa sakit ng katawan. Pero ang tanong, bakit ka sumasakit ang katawan? Bakit ka nag-fever? Bakit, di ba? So we are just treating the symptoms and not the disease itself.
Okay. Pag-usapan natin, bakit tayo nagkakasakit? Okay? So, why do we get sick? Eh, Miss Wing, wag ko nang alamin yan. Alam, sa doktor na yan, hindi. Sabi ko nga, again, that is your body. So, kailangan intindihin natin, katawan natin. Poor cell condition, cellular damage, lifestyle, tulog, ba? Diba? So, yan. Hindi ko yan i-expound, pero dadaanan natin. Lahat tayo nagsisimula sa cells. Meron ba ang tao dito na hindi nagsimula sa cells? Di ba? Parang lumabas ka na lang, ganito ka nakalaki. Di ba? Hindi. Pag iniisip mo, yung egg cell ni nanay at saka yung sperm cell ni tatay, nagko-combine sila. Pagka nag-combine yan, okay, mag-grow ang mga tissues. Mag-form ng mga organs sa katawan. We have 72 organs in our body. Dami, di ba? So, yung 72 organs na yan, may mga kanya-kanya silang function. Diba? May kanya-kanya yung bawat ano niyan. Kaya nga, mahalaga sa cells pa din eh. Okay. 72 ang organs. Yan yung kidney, yung liver, yung heart ninyo, yung mga pancreas and everything. Diba? So, dapat alam natin kung saan yung mga nakalagay. So, minsan tatanungin ko, where is your heart located? Sa kaliwa, sa kanan, sa taas, saan nakalagay? Sa gitna. O, ano kaliwa kayo dyan? Ano ba? Diba? Yun nga ang alam natin, nasa kaliwa, nasa gitna po ang puso. Your heart is located at the center of the two lungs, slightly elevated on the left. Kaya akala natin nasa kaliwa, diba? Malambing. Pero napakaganda ng puso kasi yung puso na nasa gitna ng dalawang baga ay pinoprotektahan ng ribs. Napakaganda ng katawan natin, ano? Yung mga buto, pinaprotektahan nila yung mga spare parts sa katawan natin, di ba? So, dapat alam natin saan yung abdo. Saan yung balun-balunan. Sa manok, di ba? Nasa manok yung balun-balunan, naba? Ay, asa na nga pala yung... Diba? Minsan ganyan eh, abdo, diba? Hindi natin alam kung nasaan, okay? Kaya nga dapat, alam na alam ninyo, okay? Especially when you are taking a bath, mga babae, anyway, mga adults naman tayo dito, even the male, self-breast examination. After taking a bath, after your period, nakahiga or nakataas sa isang kamay nakataas, tapos two fingers around the breast, feel. Ramdamin ninyo may bukol ba, gumagalaw ba, merong bang ganito, ganyan. Okay? So, ikayo mismo ang makakaalam. Self-breast. Hindi nyo pwede sabihin dun sa asawa nyo, "Hi, honey, pakialam mo nga." Wag ganun. O, mga lalaki, taas ang paa doon after, then feel the balls. Okay? So, dun yung malalaman kung may prostate cancer ka na ba, kung may... Hindi naman pag-gising mo isang ganun na kagad yung bukol na yan eh. But there, unti-unti yan. Kaya lang, ang mga tao nung ginagawa, inaalagaan ng sakit. O, diba? Meron ako nakita nung last time, ang laki ng, ano niya, I mean, hindi, diba? May ganyan. But inaalagaan mo yan? Ma'am, 10 years na nga. Hala, ano pa, proud? Diba? Kung nakikita mo, nagsasalamin ka, diba? Nakikita mo, bakit ganun? Parang there's something wrong, o diba? So if you feel mo yan with your two fingers, every time you take your bath, you feel na, bakit ganun? May bukol yata dito, bakit, diba? So ikaw ang makakaramdam. Ngayon, ikaw ang magsasabi din talaga and always tell the truth when you go to the doctor. Kaya lang tayo hindi eh. Pag tinanong, "Ah, nakatulog ka ba?" Oo, diba? Nag-exercise ka ba? Oo, diba? Ganyan tayo eh, diba? Alam ko na, hindi kayo nagsasabi ng totoo sa doktor. Pumunta pa kayo sa doktor. Tapos, magpapa-ano pa kayo ng laboratory, tapos di nyo babalikan ng resulta. Diba? Alam ko yan eh. 1 week na, 2 weeks na, 3 months na, hindi nyo binabalikan. Nagpa-check up pa kayo, di ba? So, it's really the doctor and patient relationship. No? Importante yan. Pero ang higit sa lahat, ikaw. Ikaw. Dapat, bago pa yan lumala, bago pa yan mag-stage cancer 3 and 4, prevention pa din tayo, no? So, ang bawat organ sa katawan natin, nagsisimula talaga sa cells. Bakit dalawa ang kidney? Pwede naman isa.
Bakit dalawa ang lungs? Pwede naman ng isa. So may mga function talaga yan. Okay? So pagka nasisira, lahat po ng organs meron siyang rejection. Sabi mo, hindi Miss Bing, nag-match naman kami nung anak ko o nung nanay ko. Kahit na, kahit 10 years, 20 years, 30 years mo nang ginagamit yan, it will still reject ng katawan mo. Bakit? That is not yours. Hindi yan sa'yo, di ba? So, the only organ na walang rejection is the eyes. Kaya bawat cells, kailangan natin siyang alagaan. Pagka nag-grouping na yung mga organs na yan, that makes the human body. Napakaganda ng katawan natin. Alam nyo ba, I really wanted to be a doctor. Gusto ko talaga mag-doktor. Kaya lang niisip ko ang tagal, di ba? Ilang taon, hala, 7 taon, tapos magma-master ka, wala, ano yan, sobrang mahal, sobrang to. So I took the course ng nursing because I really wanted to take care of people, no? Kasi gusto ko talaga na nahihiwagaan ako sa katawan ng tao. Pagka nursing days ako, operating room, 'di ba? Usually mga doctors sabi na, oh, scissors, gasa ganyan, 'di ba? Ako hindi nakatingin dun sa sa surgery, hindi dun sa mga materials na binibigay ko kasi ako sabi ko, grabe, ang ganyan nangyayari sa katawan. Ganyan pa talaga, 'di ba? So napakaganda talaga ng body natin. That's why we really have to take care of it. No one will take care of it. So let's watch this video. This is about the cells. This is what's happening inside. Meron tayong billions and trillions of cells inside our body. Okay, sabi niya, have you ever wondered? Okay? So always imagine this video, no? So sabi niya, the cells in our body undergoes 500 quadrillion cells in every second. Nagpapalit sila. Kaya nga kung meron kang cancer cells, pwedeng mapalitan ng good cells. Diba? So yun lang po yung pinaka-ano dyan. Pero paano ba nasisira ang mga cells sa katawan natin? How do cells in our body get damaged? Pagkain, o diba? Lahat tayo guilty dyan. Diba kasi masarap naman talaga kumain. The first and major factor is poor diet or poor nutrition. Bakit? Kasi hindi naman natin alam kung paano ba niluluto, diba? Hindi, Miss Bing, ako nagluto, o diba? Sobrang mantika, sobrang, diba? Hindi balance. Walang nutrition.
Kaya nga, supplement ito eh, karagdagan, kasi may kakulangan yung katawan, no? Yung mga nutrition natin. Pagkain, pag inayos mo yung pagkain mo, aayos din talaga yung katawan mo, di ba? So ano pa? Alcohol and smoking. Sabi mo, hindi, Miss Ming, di naman ako nagsisigarilyo. O sige, yung kapitbahay mo, yung tatay mo, yung nanay mo, katabing bahay mo, di ba? So, we are called passive smokers. Na-i-inhale pa rin natin yan, okay? So, ano pa? Stress. Ah, di ba? Pagka nakita nyo yung inyong mga laboratory studies, X-ray nyo, normal. O, di ba? Uy, yung dugo ko, normal. Ang aking cholesterol, normal. O, di ba? Pero there's something wrong. Bakit? Kasi stress. Hindi natin maiiwasan. Parati tayo nag-iisip kung anong mga bagay-bagay. Nasisira po talaga, no? Nasisira ang mga cells, nasisira ang katawan natin. Kaya kailangan positivity tayo parati. Okay, ano pa? Ito. Spray chemicals, damit nga lang eh, 'di ba? Nung isang beses nagkukwentuhan kami, 'di ba? Kasi itong tela, 'di ba? Kunyari puti, lalo yung mga nanay nung araw, 'di ba? Nagkukula, inaalmirol, nilalagyan ng mga ano to, 'di ba? Bagay, kung ingatan natin. Puro chemicals, pagising mo sa umaga, shampoo, yung inyong mga, kung ano nilalagay sa buhok, 'di ba? Lahat na body wash, lahat na, 'di ba? Kung ano nung mga ano to ginagamit natin sa katawan. Pagkatapos may lotion, may underarm, ano to, lahat na perfume, makeup, lahat na, 'di ba? So dami nating chemicals sa katawan natin na hindi natin minsan naiiwasan. Air pollution. Hindi ba natin pwede sabihin, "Hoy, merong mga virus, pasok kayo dito." Pwede bang ganoon? Din natin nakikita kaya nga yung COVID, 'di ba? That's why you always cover your nose and your mouth. Kasi dito naman talaga papasok yan. Pumapasok yan dyan sa ilong at saka sa bibig. That's why you always have to cover it. Hindi nyo yan nakikita. So mag-mask pa rin, lalo kung pupunta sa mga madaming mga tao, di ba? Palengke. Mag-mask kayo kasi pinoprotectionan nyo na rin sarili nyo, no? Or baka yung iba sila meron, di ba? So importante yan, no? Prevention pa din tayo. Tubig, ilan ba sa atin ngayon ang umiinom ng directly from the faucet? Nung araw, again, di ba? Hindi man tayo bumibili ng tubig, eh, di ba? Ang dami na ngayong klase ng tubig. Vitamin water, mineral water, drinking water, di ba? Distilled water, ang dami ng klase, flavored water. So, ang the best water to drink is the alkaline water. Kasi alkaline yung ating katawan, di ba? Pero ngayon, isama nyo na sa budget, huwag kayong magtipid. Kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan, di ba? Daming mga daga dyan na patay, mga tai-tai dyan, di ba? Tapos anuhin natin, di ba? So, hindi na talaga sobrang dumi na ng environment natin. Cellphone. Lahat ba dito may cellphone? No, sige, ilan ang radiation natin dito sa loob ng katawan? Di ba? That's why, again, every time you sleep, kailangan daw 1 meter away sa bed natin. Kaya lang, hindi, guilty tayo dyan eh. Di ba, minsan katabi. Kasi nag-message na, meron akong commission, di ba? Ginagawa nating alarm. Don't put it under your bed, your pillow, wag. Away from the, ano to, di ba? So kung ito yung kama, dapat nandun sa sofa na yon, di ba? Not even dito eh, dapat doon, iwasan. Yung iba, dalawa pa ang cellphone, tatlo ang cellphone, di ba? May pag-aaral po dyan. Sabi ko nga, yung cellphone yung gusto na ayaw ko na imbento. Bakit? Kasi, very easy, di ba? Nandyan na lahat, pero wala. Nung araw naman, wala namang cellphone, telepono nga lang, di ba? Nabuhay naman tayo, di ba? Sabi na, grabe, di ba? Radiation, so maraming mga factors na nasisira talaga ang mga cells natin. That's why si Sante, sabi niya, with the health of everyone in mind, Sante International, research and develop products that will help in the cellular health. Kaya nga, cell nutrition talaga tayo. Diba? So, ang ginawa niya, sabi ni Sante, uy, ang ganda ng barley. Bakit? Kasi na-recognize na siya ng science. Oh, hindi na tayo mahihirapan. Kaya huwag kayong matakot kasi marami pong therapeutic effects. No? Maraming uses talaga pag-aaral. Okay? So, sabi niya, uy, na-recognize na siya ng science as the most nutritious of all plant foods. Okay? So, maraming klase ng damo.
Diba? So hindi tayo wheat grass, hindi tayo barley grain, hindi tayo barley husk, barley pearl, tayo ay young grass. Okay, so itong young grass na to, ito yung ano to, okay? So Hordeum vulgare, yung kanyang scientific name, is a grain plant in the grass family. So bago pa yan tumanda, bago pa yan lumaki, hindi naman siya lalaki. Pagka nag-mature na siya, magiging wheat grass na. Yung grain na yon, yun ang ginagawang tinapay, no? Pero tayo, as mga 7 to 10 inches lang yan, no? So, ikakat na yan, kukunin na, kasi yun ang maraming nutrition. Kaya sabi ni Dr. Hagiwara, ito yung naka-rediscover, siya mismo, nagkakasakit siya, nag-aral siya, 200 species ng plant ng halaman. Sabi niya, ay, ito lang yung vegetation that can be taken from birth to old age. O, yan na naman. Sabi lang, ah, kalakop, nasa na ba yung ating ano to, sample, no? Birth to old age, eh, Miss Bing, nakalagay dun sa mga packages nyo, eh, not recommended for pregnant, for ganito, ba? Diba? So, peram na isang canister, o kaya na to. Ay, hindi, ito na lang, sige, ito siya. Pagpapaliwanag. Although, mamaya magko-question kayo sigurado. Okay? Punta tayo dito. No approved therapeutic claims. Akala ko ba, Miss Bing, pwede sa diabetes, pwede sa mga certain health conditions, PCOS and whatever, di ba? Pero ba't nakalagay no approved therapeutic claim? Kasi mga therapeutic uses yun eh, yung mga sinabi ko na mga health conditions, okay? No approved therapeutic claim, ibig sabihin si FDA, wala na pong BFAD, no? BFAD and FDA is only one, okay? The Food and Drug Administration, hindi sila ang approving body. Okay? Kaya nilagay nila no approved therapeutic claims. Pero meron naman siyang therapeutic. Kasi hindi naman natin pwede ilagay good for diabetes, for ganito, PCOS, ang dami na niyan, di ba? So, wala silang inaaprubahan. Kaya nilagay nila no approved therapeutic claims. Okay, so isa pa, paglilinaw din, sabi nila, ay, Miss Bing, bakit ganun? 19 to 29 years old, eh, 35 na ako, hindi na to ba pwede sa akin? Ang reference lang po sa edad na 19 to 29, yung nutritional value. Okay? Yung nutritional value. Okay? So, napakaganda ng ating produkto. So, huwag niyong sabihin na, ay, 65 na ako, 50, hindi, eh, 19 to 29 lang. Eh. Base po yung nutrition or FNRI, yung nakalagay dito, based on the reference age. Kasi yung edad na yon na 19 to 29, yun yung kanilang nutritional na kailangan. Kaya ang buntis, bata, iba-iba. Iba-iba talaga. So, kaya nakalagay din precaution. Ibig sabihin, pag-iingat, pero hindi ibig sabihin na bawal sa buntis. Pwede sa buntis, pwede sa bata, mga doktor pa mismo ang nagsasabi dyan. Kasi iba-iba nga ang needs nila. Meron ba ditong buntis 9 months, nagsususuka pa? Diba? May ganyan. Ako, dalawa anak ko, pag bubuntis ko, wala akong mga suka-suka. Diba? Very normal. So, iba-iba talaga. Even the children, that's why nakalagay lang doon precaution, pag-iingat. Pero hindi ibig sabihin bawal sa kanila. No? So, klaro tayo doon. Okay? So, pagka nag-check ka, nainisip mo, uy, may pag-aaral talaga, may mga ancient, ano to, history, i-googles mo, diba? I-goggles mo, diba? So, may pag-aaral talaga na noon-noon pa man din taon, mga unang sinaunang tao, hindi ka pa buhay, di ba? Ginagamit na talaga yung barley, no? Yung barley, at kung ikaw naman ay Bible reader, makikita mo ang barley was mentioned in the Bible 37 times. Yung word na barley, nandun sa Deuteronomy, sa Numbers. Pwede nyo akong i-PM, bibigay ko sa inyo yung verses na 37, di ba? Yung word na barley, huwag nyo hanapin yung santay, di ba? Hinanap nyo sa Biblia. Miss Bing, wala naman dito, nagbabasa ako, di ba? O kaya hinanap nyo yung spam, hotdog, wala sa Biblia yan, di ba? Yung barley na word. Kaya meron, alam nyo, marami tayong mga members na nakita nila yung word na barley doon sa Bible, talagang na ano sila, na struck sila ng sto, and then they
they decided talaga to join the company. Okay? So ang ginagamit is young grass. Kaya ito ay gluten-free. Kasi ang sabihin ng mga iba na naman, ayoko ng barley, may gluten yan. Ay hindi, young grass po kami, kaya wala itong gluten. Ano ba ang gluten? Ito ay uri ng protina na hindi maganda sa may mga taong may sakit katulad ng celiac diseases. No? May mga taong ganyan. Pero pag sinabi nila, ayoko yan kasi may gluten. Gluten-free po tayo. Nakalagay na dyan, gluten-free. No? So, baka yung ibang barley sa market, hala, baka may gluten, di ba? So, yun ang tanungin nyo. Kaya nga tayo talagang the barley authority. Maganda nga maraming nang lumalabas na barley. Kasi ibig sabihin, nagiging aware na yung tao na maganda talaga yung barley. Pero ang tanong na lang dyan, pagandahan talaga at yung effectiveness. Diba? So, yan pa lang. Simple ano lang, tanungin natin sa kanila, gluten-free ba kayo? Diba? Malamang sa kanila may gluten. No? Malamang. So, tayo, gluten-free kasi nga, young grass. Okay? So, ito lahat ng mga produkto.